Pero kayo magagalit na turuan. Tuturuan niyo ba yung mga PDL natin na, na istorya? Hindi, yung totoo lang. Tuturuan niyo ba kung ano yung dapat sabihin? Kasi kung confident naman kayo sa katotohanan, hindi mo kailangan kunin. Kasi halimbawa, mag-asawa, nag-aaway, yung tatay tsaka yung nanay, nag-aaway sa kustodiya ng anak. Halimbawa lang to, halimbawa lang. Kunwari, sinabi ng husgado, sige, matanda ka na, bata ka. Ha? Ikaw na mag-design kung sino ang gusto mong samahan, yung nanay o yung tatay mo. Ikaw bilang tatay, ang gagawin mo, kukunin mo yung anak mo. O, akin muna, sige, ganito, isang linggo, akin muna yung anak. Ang ginawa mo bilang tatay, dahil may pera ka, ipinasyal mo, ibinili mo ng mga gamit, di ba? Binola mo, inututo mo yung anak mo. Tapos, para sa pagdating ng ano, meron na ho siyang desisyon. Ah, gusto ko yung sa tatay ko kasi binigay niya lahat sa akin, ganyan. So, inuto mo, di ba, sa madaling salita. Eh, yun o yung tanong dito, di ba? Yun o yung tanong ng ating mga kababayan. Kung ikaw naman ay confident, para ikaw ay tatay, confident ka na sa'yo pupunta yung anak mo dahil gusto ka. Di ba? Hindi mo na kailangan kunin for one week at bigyan pa na kung ano-anong gamit. Sabihin, hindi mo na kailangan utuin. Kung talagang sa'yo gusto. Parang ganun kasi yung ginagawa nito ni Remulla. Para talaga mapabor sa kanya yung desisyon, yung gusto nilang mangyari, kailangan niya pang bulabulahin at turuan itong witness. Ganun ho ba yung gagawin niyo, Secretary Remulla? Ah, tuturuan niyo ba yung witness kung paano mag-testify? Kasi kung ito, kung katotohanan, hindi na kailangan i-memorize, hindi na kailangan turuan. Kasi, ito, basa ko dito. Ang isang tao na nagsisinungaling, napaka-importante ng consistency. Eh, ang problema dito sa kaso ni Bantag, yung kaso sa kanya, masyado masalimuot. Ano ibig sabihin nun? Marami ho kasing mga taong involved. Ibig sabihin, maraming i-witness. Magkaroon lang yan ng inconsistency sa sinabi. Hindi magkaroon ng medyo, sabi nito, iba sinabi niya. Sabi nito, eh yan ho ay maaari na ho maging weapon ng abogado ni Bantag na, ay, hindi totoo yung sinasabi niyo. Bakit? Magkaiba kayo na sinabi. So, para magkapareho sila, maging consistent ang sinabi nitong mga witness, kailangan pa ba silang turuan? Yun ho ba ang dahilan, Mr. Secretary Remulla? Yun ho ba ang dahilan kung bakit ninyo kinuha itong mga person of deprived of liberty, itong mga gang leader? Tuturuan nyo ba sila na magkapare-pareho ng kwento? Naku, napapaghalataan tayo lalo nito, Mr. Secretary, pagkagayan. Ah, ito naman si Catapang, todo naman nasipsip dito sa secretary natin. Kaya siya na mismo ang nag-agree, diba? Na ilagay doon yung ipasa ilalim ng NBI itong mga PDL na ito. Hirap talaga pagka yung appointment mo, dahilan na it's kasipsipan lang, no? Kasi lahat gagawin mo eh. Kasi sip-sip ka nga eh. Not because of your ability kaya ka na-appoint. Ang reason kaya ka na-appoint is because sip-sip ka. Therefore, I conclude na baka naman talagang wala kang dunong. O kaya ka nilagay dyan eh dahil sa may dahilan. Ibig sabihin, maaaring, ano mo yun, maaaring kailangan mo maturuan. Diba? Not very nice. Anyway, sana, ito si Secretary Remulla, kung gusto niya maipakita na hindi siya bias, o hindi siya, bakit hindi na lang niya payagan yung request? Diba, may nire-request po kasi yung abogado ni Bantag na ibigay yung listahan ng person of interest. Kasi remember, doon sa media nun, merong mga person of interest na binabanggit itong DOJ.
Tapos biglang, sabi, 100 plus yun, 140 ata yun, person of interest. Tapos bigla na lang, one day, isang araw, biglang si Bantag na may kasalanan sa lahat. Sabi ko nga, ano nangyari doon sa investigasyon ng 140? At they have concluded na si Bantag lahat yun. Sana, kung wala kayong itinatago, Mr. Secretary, at gusto niyo maging patas dito sa ano sa pagdinig o itong kaso ni Percy Lapid. Eh di sana i-ano niyo na lang, ibigay niyo na yung mga pangalan kasi nire-request ito ng abogado ni Bantag. Ibigay niyo na lang yung pangalan ng mga person of interest. Diba? Maging patas naman po kayo, Secretary Remulla. Kasi sa ginagawa niyo niyan, napapaghalataan kayo lalo. At dahil sa ginagawa niyo niyan, lalong nagagalit sa inyo taong bayan. Especially mga Ilocano, yung mga igurot nating kababayan. Kasi itong mga Ilocano, di ba, solid north pa nga ito eh. Tapos biglang ganyan kayo. Kaya iba, marami na nagagalit sa mga ano, sa mga Ilocano kay President Marcos. Ha? So sana po, eh, gawan nyo ng paraan yan. Ha? Huwag naman kayo ganyan. Ayan, ayan, ayan. Pakinggan natin yung plunder case na isasampa ni di umano ni Catapang sa ano sa yung isasampa ni Catapang diyan sa DOJ. Ewan ko, dapat nga hindi naman sa DOJ. Actually tinuruan siya dito ni Boying Remulla na alam mo na gagawin mo. Ano pag ginagawa mo rito? Dalhin mo na yan kung saan mo gustong dalhin. Hindi DOJ ang dapat nag-handle niyan. Ito sige, ayan na natin. I-play natin ha. Taon planong sampahan ang reklamong plunder ng Bureau of Corrections suspended BUCOR Chief Gerald Bantag. Kaugnay ito ng umano'y anomalya sa 1 bilyong pisong prison modernization program ng ahensya. Handa naman daw ang kampo ni Bantag na humarap sa investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Yeah, sabi nga ni Imelda Zaragoza, no, nawawala na yung kaso ni Percy Lapid. Actually, hindi na doon nakafocus. Hindi na talaga nakafocus dun sa kaso ni Percy Lapid. Alam niyo kung bakit? Kasi alam nila na napakahina nun. Napakahina kasi nga wala naman talaga silang hard evidence na makapagtuturo dun sa dalawang tao, kay Zulueta at kay Bantag. Eh sabi ko nga sa inyo, naikonekta lang naman nila si DJ Bantag sa kaso na yan dahil una, siya ang BUCOR na matay yung tao na sinasabi nilang middleman. Namatay sa Bilibid na siya ang head ng BUCOR. Tapos, binanatan siya ni Percy Lapid ng mga isa, dalawang beses sa kanyang palatuntunan. So, yun kanilang actually ebidensya na sa kanila yun. Hindi ko alam kung paano nila patutunayan yun. Kung yun ang kanilang, yun yung ebidensya na gusto nilang ipresenta sa korte, hindi ko alam kung paano nila patutunayan yun. Good luck sa kanila. Alam din nila na hindi nila mapapatunayan yun. Kaya, ang ginagawa na lang talaga nila is, mag-expose ng sangkatutak ng mga anomalya at idikit kay DJ Bantag. Parang si PRRD din yan, di ba? Lahat na lang ng problema sa bayan, kahit problema ng mag-asawang nag-aaway, eh, sinisisi na kay PRRD. Ganun din to si, ano, si DJ Bantag. So, nilagay si Catapang dyan para maghanap ng kabulastugan. Siyempre, nakakita siya ng mga sinasabi niya sa tingin niya kabulastugan. Pero kung makikita mo yung mga statement niya dito, nagsasalita na siya sa media, wala pa siya talagang investigasyon na ginagawa on his part. Wala pa. Hindi nakausap. Meron daw nagsabi na mga taga-BUCOR na nagdo-doktor sila ng mga dokumento. Nagdo-doktor. Tapos, nakakapagtaka kasi kahit ang media, sigurado itong mga penal facilities na ito, itong mga penal farms na ito, Davao, Iwahig, siyempre kahit papano, public record naman yan. Malalaman mo kung sino nanalo sa bidding dito sa mga constructions na ito. Bakit hindi pa kinukuhanan ni Catapang ng statement or ng media ng statement yung mga companies na ito? Halimbawa, yung construction company na gumagawa sa ganitong penal farm. Ba't hindi pa nila tanungin? 95% na according to our audit, 95% na nung bayad na ibigay na.
natanggap niyo na ba yung 95%? Ngayon ko sasabihin nung ano, nung sasabihin nung mga tawag din eh. Sasabihin nung mga nung contractor na yes, natanggap na namin. O yun, sino ngayon ang ahabulin mo, Katapang? Yung si Bantag pa rin. Eh kung natanggap na nila yung ano, yung 95%, tapos 65% pa lang natatapos nila. Eh di ba dapat, instead, demanda mo sila. Sabi mo, eh madaliin nyo na yan. Eh bayad na pala halos eh. Dapat tapusin nyo na yan. O, di ba? O sige, pakinggan natin. Sumadya kahapon sa Department of Justice si Bureau of Corrections Acting Director General Gregorio Catapang Jr. pa kanyang humingi ng tulong at suporta kay Justice Secretary Boying Remulla sa pagsasampa ng kasong plunder laban kay suspended BUCOR Chief Gerald Bantag. Kaugnay ito sa umano'y anomalya sa paggasta ng 1 bilyong pisong pondo para sa Prison Modernization Program. Sabi ni Catapang, para sa pagpapatayo at rehabilitasyon nito ng mga pasilidad sa Davao, Palawan, Leyte. Ayan o, tinan mo, natukoy na nila eh kung para saan yung mga projects. Davao Prison, Iwahig Prison, Leyte Regional Prison, Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, San Ramon Prison in Zamboanga City. So natukoy na nila yan. Siyempre, siguro kung natukoy nyo na yan, dapat natukoy nyo na rin sino yung mga construction firms na or construction company na may hawak ng mga projects na yan. Why not you talk to them and kunin nyo yung books nila and tingnan ninyo gano'n na ba kalaki yung na-receive nilang pera sa BUCOR. Kasi kung sinasabi nyo nag-release na ang BUCOR ng 95%, kung matatanong nyo sana ito, at which is yun yung dapat ninyong ginawa, eh sana tinanong nyo na, oh by the way, gano'n na kalaki yung binayad sa inyo. 95%. So ibig sabihin walang corruption. 'Di ba kasi natanggap na nila yung 95% eh. Malalaman mo lang na may corruption kapag kasi sinabi nitong mga construction firms na ito na eh hindi pa 50% pa lang nabibigay sa amin eh. 50% pa lang inasisingil ninyo eh samantalang according to yung dokumento from BUCOR 95% nilabas na pera. Again ah, lagi nga natin 'to sinasabi. Pwede po kasing maging propaganda ito eh. Sinasabi ko nga sa inyo na hindi ito 1 bilyon na cash na hawak ng BUCOR. Hindi po yan ganun. Ano po ito? Papel lang to, grant. Halimbawa, para sa project na to, 1 billion. O may matatanggap sila na ganun na 1 billion. Na yun yung project. So magpahanap sila ng contractor. So pag nakahanap sila ng contractor, sasabihin nila ito lang yun. O, ito lang yung budget natin para dyan. O, siyempre, sino yung mga contractor na magbibid? O, ngayon, may nanalong contractor. 1 billion. Halimbawa lang, ha, isang contractor lang nanalo para doon sa 1 billion project. Yung 1, 2, 3, 4, 5 na ano na yan. Limang prison farms na yan. Halimbawa, isa lang nanalo, di ba? O, therefore, yun ang dapat unang ginagawa ni Catapang instead of kontakin or kausapin yung mga nandiyan. Kasi tinan mo, ha, hindi ka ba naman magtataka noong pagdating ni Catapang tawag dito lahat ng mga tao ni DG Bantag tinanggal niya. Ngayon sabi niya meron siyang nakausap ngayon sa BUCOR na nagsabi na nagdo-doktor sila. Tatanungin ko kayo, reliable ba na mga witness yung mga yan? Siyempre hindi. Bakit? Una sa lahat, hindi sila tao ni Catapang. Maniniwala ako na kung halimbawa yung natira na yan, yung mga nagsasalita na yan eh malapit na mga tao ni Catapang. Ay ni ano, ni DG Bantag. Malapit na tao ni DG Bantag. Pero the fact na itong mga hiningan nila ng statement na ito eh nasa BUCOR pa. Ibig sabihin, hindi ito mga tao ni Bantag. So dahil hindi ito mga tao ni Bantag, madaling ma-manipulate ito. Siyempre, magsisip-sip ang mga yan eh para magstay sila sa pwesto. Kasi nga nakita nila na yung mga kasamahan nila na malapit kay DG Bantag, tinanggal lahat yun eh. So sila ba gusto rin nilang matanggal? Siyempre hindi. Anong gagawin nila? O di katulad din ng mga ginagawa ng mga preso ngayon. Di ba? Yung mga ginagawa ng mga preso ngayon, salita sila ng salita against DG Bantag. Lahat ng mga paninira, ibabato nila kay DG Bantag. Ganon din tong mga sinasabi nilang taga-BUCOR. O baka naman, itong mga kinakausap nila ng mga tao sa BUCOR just to save their asses. Kasi nga nakita na nila si Catapang na nag-audit. Just to save their asses, baka naman sila yung ano, sila yung nag-release ng pera na yan. Just so happen na si DG Bantag yung pinuno ng ano na yan, ng BUCOR. Namumuno sa BUCOR. Baka naman hindi alam ni DG Bantag na ito palang mga tao na to
Yung mga kriminal na ito, sila pala yung ano, sila pala yung mga gumagawa ng kabulastugan diyan. Kasi ito yan ah, tingnan niyo. Nangyari na po yan. Noong panahon ni ano, ni Erap at saka ni Chabit. Nangyari na yan, paano? Yung ano, si Erap na kasuhan siya ng plunder. Alam niyo kung bakit? Dahil sa tomato excise tax. Yung kita ng pagkakamatis diyan sa Ilocos. Ano naman malay ni Erap diyan, 'di ba? Pero dahil si ano, si Chabit ang nag-expose. Nakita mo yung expose ni Chabit, detalyado. Detalyado talaga. Malaman-laman mo batas pala niya 'yon. So ibig sabihin, yung krimen, alam niya kung paano gumagana. Yung krimen, alam niya kung paano ginagawa. Ngayon, nung isinalang niya kay Erap, nung sinabi niya na si Erap ang ano niyan, si Erap ang pinuno niyan nung sindikato na yan dyan sa Kamatis. Anong ginawa ng tao, di ba? Anong ginawa ng media? Talagang binanatan si Erap. Sinira na sinira yung credibility niya hanggang sa yung mga tao na supposedly naniniwala sa kanya dahil landslide din si Erap noon eh. Di ba na-impeach si Erap tapos napatalsik sa Malacanang, tatlong taon lang nanunggulan. Ang sinasabi natin dito, tapos na yung story na, pero ang sinasabi natin dito, alam na alam ni Chabit Singson yung hocus pocus dyan sa Kamatis, sa Ilocos. Kasi siya ang gobernador ng Ilocos Sur eh, noong mga panahon na yan eh. So alam na alam niya. Tapos dahil alam nga niya yung detalye nung nilabas niya sa media, nagmukhang nagsasabi siya ng totoo. Pero ang hindi nila alam, pwedeng siya yung gumawa nito tapos pinasa lang niya kay Erap. Kaya naging detalyado kasi alam na alam niya kung paano kinurakot talaga yung pera na yan. Ganun ang nangyari noon. Ganun din ngayon dito. Pwedeng mangyari yan kay DJ Bantag na kung di tayo mag-iingat, yari tayo dyan. Kasi pwede nilang gawin na sila pala yung gumagawa ng hocus-focus. Alam nila kung paano dinodoktor yung mga bagay-bagay. Tapos sasabihin lang nila na si DJ Bantag. Ayun, si DJ Bantag ha? Paano naging ako? May pirma mo eh. Pero hindi mo alam na okay, may pirma niya. Pero talagang yung gumagawa ng corruption, hindi pala siya kundi yung mga nasa ilalim niya. Yun ang problema. But then again, dahil siya nga ang pinuno ng BUCOR, wala siyang lusot dyan, wala siyang rason. Kung totoong may corruption. Kaya lang, paano mo malalamang meron talagang corruption kung hindi niya naman iniimbestigahan ng maigi? Yun na nga, babalik tayo dun sa sinasabi natin. Tobacco, hindi kamatis. Hindi, tomato. Kamatis yun, Roda Cortez. Maniwala kayo. Check nyo. Hindi po tobacco excise, iba pa po yun. Kamatis, yung tomato excise tax. Number one producer po ng kamatis ang Ilocos Sur. Yun po, yun yung ikinaso kay Erap. Tinan nyo, i-look up nyo yung issue na yan nung plunder case ni Erap. Kasi hindi naman natin sinabi na hindi talaga ginawa ni Erap yun. Nasintensyaan siya dun eh. At hindi rin naman natin sinasabi na si Chabit talaga yung gumawa nun. Hindi. Sinasabi lang natin is, detalyadong alam ni Chabit yung istorya ng corruption. Detalyado. So, minsan kasi ganyan eh. Kapag alam mo masyado yung detalye, it's either nandoon ka mismo habang ginagawa yung mga ano na yan. Nandoon ka mismo habang ginagawa yung mga hocus-pocus na yan. Pwedeng isa ka sa mga gumagawa ng hocus-pocus or pwede ikaw yung pinuno ng hocus-pocus or pwedeng narinig mo lang. Pwedeng ganun. Maraming bakit kamatis? Kamatis nga. Check nyo. Kamatis. Kamatis. Huwag kayong makulit. Kamatis talaga yun. Hindi tobacco. Iba pa yung tobacco. Tsaka matagal na po yung industriya ng tabako. Meron ng scheme doon. Hindi na yung magagalaw. So dapat, di ba? Subukan nilang gawin kay Bantag. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Ako, sana nga. Maprotekta natin si DJ Bantag. Pero syempre, ayaw naman natin dumabot sa marahas. Kaya nga, ginagamit natin yung ating platform para at least kahit papaano maliwanagan yung lahat. Or at least marinig nung mga tao na wala pang desisyon kung sino yung pakikinggan nila, di ba? I-google ko nga. Google mo. Ano yun? Kamatis. So, tomato excise tax. So, pusta. Hindi nga. Nasubaybayan ko kasi yan eh. Yung kay Erap nun. Nagkaroon pa ng edsa 2, di ba?
Oh, ayan na yun, ayan na yun. So, dapat ang sila Katapang, yung mga contractor, tinanong na nila. Pero hindi, ang tinatanong nila, taga Bucor. Kasi yung taga Bucor, kontrolado nila yun eh. Besides, yung mga tao na natira dyan, hindi na tao ni Bantag yan. So likely na, ano yun, anong tugtog, kakantahin na lang ng mga yan. Diba? Pantaguyong at Zamboanga. 95% raw ng pondo ang nailalabas dahil pinalabas ni Bantag na 95% nang tapos ang proyekto. Pero ang totoo, nasa 60% pa lang daw ang nagagawa. So ang sinasabi niya dito, pinalabas ni Bantag. So ibig sabihin, micromanager si DJ Bantag. Wala siyang mga ibang tao na nag-handle niya. Talagang siya, as in literal siya. Hindi ba pwedeng halimbawa, meron siyang sekretarya, o meron siyang abogado, o meron siyang, for example, treasurer. Hindi ba? Pwede bang, hindi ba pwedeng sila? Talagang kailangan si Bantag talaga. Well, alam nga naman natin na pagkakamali ng mga nasa ibaba niya, eh siya yung merong ano doon, siya yung merong, kumbaga, part ng kasalanan, eh siya, dahil siya nga yung leader. Parang ngayon din naman, di ba? Kung gagawin, kung yung same na logic, ilalagay natin sa ngayon, ganun din ang mangyayari. Lahat ng mga kapalpakan na nangyayari ngayon, pwede natin isisi kay Marcos. Bakit? Kasi nga, si Marcos ang presidente natin eh. Therefore, ganun din, nung panahon ng tatay niya, na nung martial law, lahat ng mga kasalanan ng mga sundalong umabuso sa kanilang kapangyarihan nung panahon ng martial law, pwede na natin isisi kay Marcos Sr. Pwede na talaga natin isisi kay Marcos Sr. Kasi nga, command and responsibility. Di ba? Oh, so, yun ang ano natin. Gawa. 1 billion consists of 3 buildings or 3 facilities worth 300 million each. So 3 facilities, bakit nakalagay doon kanina 5? Bakit ngayon 3 na lang? So 300 each. 300 million. So 100 million. Ay 900 million lang 'yun, ano? That's about 900 million. And then there's another facility that worth 100 million, and all of these facilities were not finished in time. So tatlong facilities na 300 million worth, tapos isang facility daw na 100 million. So lumalabas apat. Ba't nga yung kanina 5? To look into this, in as much as these are public funds that have to be accounted for. So public funds that has to be accounted for. Ngayon, credibility wise, doon dyan natin ngayon ibabalik yung operations ng Sub 44 doon sa mama sa paano. Ano ba yun? Kasi may mga naririnig tayong balita na inoperate daw yun dahil doon sa ransom money. Kaya pinapunta doon yung mga police. Nung nahuli, yung mga pulis na pumunta ron para kunin si Marwan, malibasa nga, hindi legitimate yung operation. Dahil yung operation na yun, tawag dito, ang layon, makuha lang yung ransom. Kumbaga, wala siyang masasabi natin na wala siyang go signal sa lahat ng may go signal siya doon sa mga nasa taas, pero hindi alam talaga kung ano yung magiging benepisyo ng Pilipinas sa operation na yun. Pag nakuha ba nila yung bangkay ng tao, kahit yung halimbawa pinutol nila yung daliri at nakuha nila yung ransom, makikinabang ba Pilipinas? Diba? So hindi legit yung operations, kaya nung nahuli yung Sub 44 doon, nung naipit sila, hindi sila pinadala ng reinforcement. Bakit? Kasi hindi legitimate yung operations. Now, ito isa si Katapang dyan, sa ano na yan. Si Pinoy, si Marrojas, yung PNP chief natin before, tapos siya ang AFP chief. So sila yung mga nandiyo dyan, nakakaalam na ipit na yung Sub 44 natin doon. At kailangan, alam naman natin na kung nag-deploy ka ng tao ron at nabulilyaso yung ano nila, dapat may rescue operation. Meron kayong rescue operation, pero hindi. Yung sundalo, ang daming helicopter,
nag-antay ng utos mula sa presidente, hindi nagbigay presidente ng utos na i-rescue. Same goes with the police. Ano nangyari? O, dahil nga hindi nga legitimate yung operation, ma-expose sila eh. Ma-expose sila ng bonggang-bongga kapag kaya mga yan, nailigtas, tapos nakapagbigay ng statement. Tapos malaman-laman natin, hindi pala legitimate yung operasyon. Eh, yung operasyon na yun, offline ransom money pala. Yari. Isa si Catapang na sa may mga kasalanan sa mga yan. So, in terms of moral ascendancy, para sa akin, wala ka talagang moral ascendancy. Wala ka talagang, kumbaga, kung ang pinalalabas mo ngayon may puso ka, eh, dun sa nangyaring, dun sa pagpain nyo, dun sa 44 na mga pulis natin na yun, na pinatay sila ng karumal-dumal, para lang sa ransom money, eh, nakakahiya kayo. Mas corrupt kayo kaysa dun sa tao na sinasabi ninyo na corrupt na si DJ Bantag. Ni Catapang, ilang BUCOR officials na raw ang umaming na make sila ng mga dokumento para palabasing malapit nang matapos ang mga proyekto. The people responsible to assess the permits or the extent of accomplishment accepted that indeed they were told to doctor the documents. So indeed, they were told to doctor the documents. Again, kung hard evidence ang pag-uusapan, kasi statement na naman to. Mahilig kasi si Catapang talaga sa chismis, no? Mahilig siya sa chismis. Now, statement lang yan ng mga tao na sinasabi nila, oo, we were told to doctor the documents. We were told. By whom? By Director General Bantag. Do you have any proof na he's indeed giving you that instruction? Do you have text messages, emails, letter, or at least a recording, CCTV with sound, na magsasabi na talagang binigay niya yung instruction na yan sa inyo? Hindi. Wala. Ang ano lang nila, may dinidikit lang na naman nila si kay DJ Bantag ito dahil siya nga yung head ng BUCOR. Oh, so hindi lang, kung halimbawa magsasampa kayo ng kaso, tinan mo ah, kung magsasampa kayo ng kaso kay DJ Bantag, hindi ba dapat yung mga kinakausap nyo ngayon na sinasabi nila na sila yung nagdo-doktor ng mga dokumento, hindi ba dapat sampahan mo din sila ng kaso? Di ba? Bakit si DJ Bantag lang? O sasabihin mo, hindi, kasi nga whistleblower sila eh. Hindi sila whistleblower. Ano ka ba? Ikaw mismo ang sinasabi mo, nagpunta ka sa mga facilities na yon. Tapos, nakita mo na hindi pa tapos. Kaya itinanong mo sa mga tao na yan kung ano tong project na to, gano'n na karami yung naibigay natin pera dyan, ano ba yung kontrata natin dyan, kayo nagbosisi nun. Nalaman mo na may irregularity. So therefore, nahuli mo yan. Hindi yan whistleblower. Umamin sila sa iyo na yes, indeed, dinodoktor namin yung mga papeles. O hindi dapat, pati sila, sampahan mo ng demanda. Bakit siya hindi magpagka? But anyways, minsan hindi ko rin maintindihan. Gusto ko rin sana na mag-comment si DJ Bantag patungkol dito. Kaya lang, napaka-conservative ng mga abogado niya, ng legal team niya, to the point na pointless kasi talaga na para sa kanila, pointless na makipag-tagisan ka, makipagbabuyan ka dito kay Catapang. Kasi pwedeng magkamali sila eh. Pwedeng meron silang masabi na, alam mo yun, na makakapagpasama pa sa kanila. Kaya nagiging tahimik na lang sila. And hinahamon na lang nila si Catapang na isang pa sa tamang korte yung kanyang mga reklamo. Ang dami naman pala niyang mga ebidensya na eh. Bakit sa media? Saying that this is already 95% finish, but truthfully it's not yet, it's only 60%. Para sa investigasyon, hihingan daw ng affidavits ng BUCOR ang lahat ng responsable sa paghahanda ng dokumento ng proyekto. Hihingi rin sila ng special audit sa Commission on Audit para matukoy ang pinaglagakan ng pondo. Of course, there should be a collision. Ayun, so hihingi kayo sa COA, yun yung tama, para matukoy. Kasi hindi ka pa sigurado eh. Hindi ka pa sir sigurado. Pero ang sinasabi mo is indeed.
they are doctoring some documents. At si DG Bantag ang may utos. Yun ang iyong sinasabi eh. Mas maganda sana, sir. Nakita mo parang may irregularity. Parang may mali. Kasi ang tamang hakbang, okay, nakita ko to, may mali. First thing to do is to, yan, humingi ka ng advice sa iyong boss, si Remulla. And then after, humingi ka ng ganyan, ng audit sa COA. Tapos kapag nakita ng COA na mayroon talagang irregularity, ipatawag nyo si DJ Bantag saan? Sa ombudsman. Yun yung tamang proseso. Pero hindi, ang ginagawa kasi ni Catapang, pag may nakita siyang irregularity, at naisip niya na, uy, teka, magandang pasabugin to kasi nasa atin ang media pa-interview tayo sa media, tapos magbato tayo ng sangkatutak na convincing na mga istorya with matching testigo, sigurado kakagatin niya ng tao yan. So ganun ang style ni Catapang, whereas dapat kung general ka na naging AFP chief ka, yung steps kung paano gumana yung trabaho, dapat alam mo. Ibans, ano? Kasi a project will be approved by the back, no? And then unfortunately, the back that was created is fraudulent. It should not have been created in the first place. Oh, it should not have been created in the first place. Yun daw sinasabi niyang isang departamento na yun. Ano yun? Ganun kagaling si Catapang na bigla na lang siya nagbuo ng ganun. Hindi ba yun pipirmahan ng mga mas patataas pa kay Catapang? Ay, kay DJ Bantag. Diba? Abisuhan raw siya ni Remulla na sumulat sa COA. We already also informed the secretary about the situation, and the secretary told me to write COA and request, and he will endorse it to conduct a special audit on all these projects amounting to 1 billion. He mentioned that to me, and he knows the process. He has the process to investigate it properly. Yan, he knows the process. Kasama ba sa process, sir, ni Catapang yung magsalita muna sa media bago magsampa ng demanda? Di ba mas maganda yung magsampa muna ng reklamo tapos magbigay na lang ng update tungkol sa reklamo? Ang problema, hindi. Kukuha muna kayo ng simpatya dun sa mga tao by means of media para yung kaso na to mag-gain ng traction. Pero katulad ng sinasabi natin, initially, the reason why ginaganito nila si DJ Bantag, kasi alam nila yan na sobrang hina nung kaso na na-build up nila para i-connecta si DJ Bantag kay Percy Lapid. So ma-acquit man si DJ Bantag dyan sa kaso na yan, sigurado ako na okay, ma-acquit man siya dyan sa kaso na yan, dito sa mga kaso na to mahihirapan siya. Kasi yung kaso ng mga ganyan sa ombudsman takes a while, talagang sobrang haba. Oo, kasi matinding pag-aaral talaga yan. Oo, everything, sabi nga ni La Lucia Solio, every week na lang may pamidya kayo, puro bintang kay General Bantag. Oo nga kaya every week din, sa tuwi silang may pamidya, ipipresent natin dito at pag-uusapan natin kung sa tingin ba ninyo okay o hindi. It's not my call anymore. Sa susunod na taon, target isang paan reklamong plunder laban kay Bantag. Sa isang pahayag, sinabi ng kampo ni Bantag na hihintayin nila ang investigasyon at kung matutuloy daw ang pagsasampa ng reklamo, haharapin ito ni Bantag sa korte. Nagbabalita mo. Ayun So ngayon, ito ang question ko. Kaliwat kanan kasi talaga yung kanilang patutsada, no? So naiintindihan ko naman yung gusto nila Attorney Rocky Balisong na manahimik tayo. Ipahiya natin sila. Huwag tayong magkokomento. Baka sakali magsawa sila. Siguro dahil nakikita na rin naman nila DJ Bantag na nandito naman tayo para sumagot or at least para yung kanilang saloobin mailabas, 'di ba? Dito sa pamamagitan ng programa natin,
next performance will start.